Tayo magtipon at manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikyem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod ka sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapan na ginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Israelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga ngalakal, iniaho nila si Jose
at ipinabili sa halagang 20 pirasong pilak. At sila'y dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupaing nila'y mayroon tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahob sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati leeg niya'y pinagpagkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siyang nangako siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinakasangkapan niya ay isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala sa buong lupain. Susay ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwanan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating na ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ng ang mas marami pang alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang mga anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo,
Patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kahit siya'y sinunggaban nila, inalabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa iba, sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba niyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayong pag-aharian ng Diyos kung bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang talinghaga ni Jesus. At naunawaan nilang silang pinatatamaan niya. Dadakbin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Batiin naman natin ng magandang tanghali ang ating kapwa deboto ng Poong Nazareno. Magandang tanghali po. Nagpapasalamat tayo mga kapatid sa tanghaling ito sapagkat muli tayong natitipon, muli tayong nagsasama-sama sa Minor Basilica na ito ng Poong Nazareno. Ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong panahon ng pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Huwag nating kakalimutan, mga kapatid, ngayon ay panahon ng Kwaresma na tayo'y naghahanda sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Bakit ko po ito pinapaalala? Kasi madalas, kapag ka-Ash Wednesday, excited tayo. Pero pagkatapos noon, wala na uli yung panahon ng Kwaresma. Nakakalimutan yung pagdarasal, nakakalimutan yung pag-aayuno, at nalong nakakalimutan yung pagkakawang gawa. Babalik na lang kapag kamahal na araw na. At kung bumalik yon, prosesyon pa. Hindi nagsisimba, akala ng iba, ang mahal na araw ay prosesyon lang at pakikikain sa pabasa. Kapag nakapag-prosesyon na, kapag kumain na sa pabasa, tapos na yung Holy Week. At alam nyo pa mas malala, hindi nagsisimba ng Easter Sunday. Kaya patay si Jesus habang buhay. May mga Katolikong ganon. Umamin kayo't sa hindi. May mga ganon. Amen? Kaya huwag natin kakalimutan mga kapatid na ngayon ay panahon ng Kwaresma. Ngayon ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Ngayon ay panahon ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. At napakaganda po ng Ebanghelyo sa araw na ito na dinadala tayo ng Ebanghelyo upang tingnan natin ang ating sarili, tayo ba ay katulad din ng mga kapatid ni Jose sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis kung saan kinainggitan nila si Jose, binalak nilang patayin si Jose dahil sa kasakiman nila, dahil sa kanilang pagiging makasarili. At ganun din sa Ebanghelyo, binigay ng ating Panginoong Jesucristo ang talinghaga ng isang may-ari ng ubasan
na iniwanan ang kanyang ubasan sa kanyang mga kasama. Pinagkatiwala niya ito na umaasa siya na kapag anihan na, kapag may bunga na, siya'y bibigyan ng kaparting. Ano nangyari sa talinghaga hanggang nang pinadala yung anak na lalaki, ito'y kanilang binugbog at pinatay dahil ito ang tagapagmana. Naunawaan ng mga Pariseo at mga Eskriba, mga kapatid, na sila ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo. Sila ang tinutukoy ni Jesus na mga kasama sa ubasan ng Panginoon, na pinag-interesan, inari ang ubasan. At nang dumating na ang anak ng Diyos, hangad nilang patayin sa mga sandaling iyon. Hangad nilang tapusin ang buhay ni Jesus sapagkat iniisip nila ito ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Itong balakid sa ating gagawin at ginagawa. Kaya nga nahalata ng mga Pariseo at mga Eskriba, sila ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo. Kasakiman, pagiging makasarili, pagiging maramot, yan ang mga makikita natin sa dalawang pagbasa mula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo. Kahit naman tayo, ayaw natin ang taong sakim. Ayaw natin ang taong makasarili. Hindi ba sa tahanan, sa bahay natin, yan ang madalas pinagmumula ng away. Kapag meron kang kapatid na tamad, kapag meron kang kapatid na makasarili, basta mahalaga sa kanya, kumain siya, wala na siyang pakialam sa iyo. Sa pamilya, yan ang madalas o pangkaraniwan na pinagmumula ng away. Yung mga magkakapatid na nagdidimandahan dahil sa mana, yung mga magkakapatid na may kaso sa lupa, sa kayamanan, sa pera, di ba ang pinagmulan ay kasakiman, pagiging makasarili? Mga kapatid, pag tinanong tayo ngayon, gusto mo ba ng kapatid na sakim? Siyempre ayaw natin. Gusto mo ba ng kapatid na makasarili? Walang pakialam sa buong pamilya nyo? Ayaw natin. Ayaw din ang Diyos. Kasalanan ng pagiging makasarili, hindi ba? Kasalanan ng pagiging sakim. Kasalanan ng kunin mo ang hindi sa iyo. Kasalanan ang panglalamang sa kapwa, ang pangluloko sa kapwa. Kasalanan yan. Kaya ayaw din yan ng Diyos, mga kapatid. Sinabi ni Pope Francis na ang mundo ay ang ating common home. Sinasabi sa atin ang mundo ay ating common na tahanan. Bahay natin lahat ito. At tayo, mga kapatid, ay katiwala ng Diyos sa mundo. Tayo bilang mga tao, katiwala tayo ng Poong Nazareno sa mundo, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa kalikasan, tayo'y katiwala lamang. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, tandaan mo, katiwala ka ng Diyos. Go! Palakpakan natin ang mga naniwala. Wala tayong pag-aari dito sa mundo. Kahit nga itong ating katawan, itong ating pagkatao, hiram lang natin to sa Diyos, mga kapatid. Pahiram lang to ng Diyos sa atin. Pinagkakatiwalaan lang tayo ng Diyos. Kaya nga pagka oras na, wala kang magawa.
Kapag oras mo na, hindi ka pwedeng tumanggi, ayoko pa. At kahit sa isang iglap, lahat yan pwedeng mawala. Kahit anong yaman mo, dahil hindi nga yan sa'yo. Alam niyo po, kaya nagiging maramot yung iba, kaya nagiging kuripot yung iba, kaya nagiging sakim yung iba, akala nila kanya yon. Akala niya, pinaghirapan ko to, akin lang to, walang pwedeng umagaw dito, magkamatayan na tayo. Lahat ng biyaya ng Poong Nazareno, lahat ng bigay sa akin ng Poong Nazareno, akin lang. Kapag iniisip mo na ang biyaya ng Diyos sa iyo, material man o espiritual, at siyang iyong buong pagkatao, ay iyo lang, magiging sakim ka nga, magiging makasarili ka nga. Pero pag inisip mo na ang bawat biyaya at pagpapala ng Diyos sa akin ay pinararaan lang, ginagamit lang ako para sa kabutihan, para sa pagpapalaganap ng mabuting balita, para sa pagkakawang gawa. Pag inisip mo at naunawaan nyo, mga kapatid, na ang ating pagkatao, ikaw, pari ka man o hindi, dadaan lang tayo sa mundong ito, na tayo pinagkakatiwalaan lang ng Diyos. Kaya gamitin mo na yung buhay mo na yan, na nag-iisang buhay para sa kabutihan, para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka magiging maramot, hindi ka magiging sakim, kasi alam mo, katiwala ka lang. Alam mo, hindi ikaw ang may-ari. Merong tunay na may-ari, merong tunay na nagbibigay ng biyaya, at hindi ka magdadamot ng biyaya at pagpapala sa iyo ng Diyos. Sobra-sobra ang kahirapan natin sa mundo. Sobra-sobra, mga kapatid, ang kahirapan natin sa ating bansa, sapagkat marami ang akala sila ang may-ari ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanila. Marami akala siya ang may-ari ng kanyang buhay, siya ang may-ari ng kanyang sarili. Kaya ngayon, maraming sakim, maraming makasarili, maraming nagdurusa. Bago pa magkaroon ng pandemya, mga kapatid, ang talagang sakit nating mga tao, ang talagang sakit ng mundo ay pagiging makasarili. Kung lahat ng sana ay mauunawaan na tayo'y katiwala ng Diyos, kung lahat ng sana, mga kapatid, ng Kristiyano sa ating bansa, ng Katoliko sa ating bansa, ay mauunawaan at isa sa buhay na siya'y katiwala ng Diyos, na siya'y pinagpapala ng Diyos, at lahat ng binibigay ng Poong Nazareno ay para sa kabutihan ng lahat. Mababawasan ang pagdurusa ng maraming tao. Mababawasan ang pagdurusa ng ating kapwa, ng ating pamilya. Huwag niyo pong isipin, baka iniisip niyo, ang tinutukoy kong mga sakim ay mayayaman lang. Baka iniisip niyo, ang tinutukoy kong nagiging sakim at nagiging maramot ay mayayaman lang. Kahit po mahirap, madami ring sakim. Kahit po sino ay pwedeng maging walang pakialam sa kanyang kapwa, sa mga nangangailangan, sa mga nagugutom. Tumingin-tingin lang kayo sa paligid niyo. Napakagulo ng ating bansa sapagkat
marami ang iniisip ay sarili lang. Hindi iniisip ang kabutihan ng marami. Maraming pamilyang wasak, magkakahiwalay dahil sa kasakiman, dahil sa pagiging makasarili. Lahat po tayo ay pwedeng may sakit sa pagiging makasarili, katulad ng mga Pariseo at mga eskriba na nagtangkang patayin ang ating Panginoong Jesucristo, na talagang pinatay si Jesus dahil sa kasakiman. Ngayong panahon ng Kwaresma, magbalik-loob tayo mga kapatid sa Panginoon. Magbalik-loob tayo mga kapatid sa Poong Nazareno. Humingi tayo ng tawad sa Kanya sa lahat ng ating mga kasalanan, lalong-lalo na sa kasakiman at pagiging makasarili. At hilingin natin sa ating Poong Nazareno na tulungan niya tayo, na lagi nating maunawaan, lagi nating maisapuso at maisabuhay, na tayo'y katiwala lamang ng Diyos sa buhay na ito. Na tayo'y katiwala lamang ng lahat ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Kaya huwag tayong maramot, huwag tayong sakim. Gamitin natin ang lahat ng biyaya ng Diyos para sa kabutihan, para sa ikaluluwalhati ng pangalan ni Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala ng Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahiningan sa Diyos Ama. Ang ating pong isasagot, Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan. Sa mga panahong ito ng kahirapan, manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ang loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami na iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami matay maitaguyod sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apitdukhay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming mais sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin mong lahat ito at ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang Bira ng Antipolo, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilan na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala, pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Ang tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapati mong tahaki namin at sapitin ang kaligtasan yung binigay sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat. Tunghayan mo akong naniniklod sa iyong harapan, Jesus, nabutiin at katamis-tamisan, at ako'y dumadalangin at nakikiusap na may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay kong dumadamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang wagas sa pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, nabutihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan ng mga buto ng katawan ko. Sa masid ay mabibilang mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Bago po yung final blessing, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa ating banal na misa, sa lahat ng mga servers, sa lahat ng mga tagapaglingkod, kay Father Kay Father Itoy, maraming salamat po sa Bishop ng Quiapo at sa laging nagpapakain sa amin ng tanghalian, si Ayen at si June. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At mga kapatid, tandaan natin, tayo'y katiwala lang ng Diyos ng lahat ng Kanyang mga biyaya. Palakpakan natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang hinikahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din ang mga dalada nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, tayo maalala nilang mga pangako nila noong sila'y binyagan, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal kayong lahat ng Diyos. Sumayo kayong mapayapa at maligaya. Salamat sa Diyos. Viva Señor Nazareno! Viva!